Balikan po ang tax case ni Manny Pacquiao. Makakausap po natin si Attorney Tranquil Salvador, abogado ni Manny Pacquiao. Attorney, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Magandang tanghali, Tia, and si Raffy daw. Nandiyan, magandang tanghali po. Oo, kasama ko si Raffy. Attorney, linawin lang po namin kasi ayon po kay Commissioner Henares ng BIR, gusto lang daw nila mabigyan po sila ng kopya, ng certification ng IRS. Original daw at hindi photocopy. Pero kahapon po doon sa press conference, sinabi na ni Congressman Pacquiao, no, na hindi naman talaga nagbibigay ng original copy ang IRS. Pero wala ho bang authenticated or certified true copy? Yun nga po. Sagutin po yung una niyong sinabi, ano? Kasi po, yung sinasabi nila na gano'n, nag-submit po yan sa investigation pa po yung mga kopya ng IRS kahit po yung sinasabi na sulat ng top rank, ano po. Hindi lang po yung sulat, may mga attachment po yun ng mga dokumentong nagpakita na withhold yung mga lahat ng income na dapat bayar doon sa income niya na dapat bayaran sa US government. Sa ngayon po, I don't want naman na sabihin na sinisimplify ko masyado yung sinasabi nila. Kasi po yan, kahit na ang nagtatalo na po tayo, nandun na po ito sosyado sa Court of Tax Appeals. Kahit nga po, may iba na rin nga, nagtanong sa akin kasama natin sa media, na sabi, magpakita na lang ho kayo kasi hindi rin ako makikita, matatapos yan eh. Kaya nga po, dinala na namin, dinulog namin sa Court of Tax Appeals, kasi po ang sabi namin, ito na, nasabit na po namin eh. Bakit po iba ang tingin nyo? Ngayon, kung sasabihin nila, kopya lang yan. There are ways to authenticate po yan. Yan naman po eh, kasi po kahit po sa ebidensya sa ating batas, may mga ways to authenticate public and private documents. Kahit po international documents. Kung yan po aspeto na yan, iniiwan na po namin sa Court of Tax Appeals bilang usyado. Opo. So, ibig niyo po sabihin, linawin ko lang din po, no? Kasi parang kanino ho ba yung burden, kanino yung burden to have this authenticated? Hindi. Dahil, para, di ba sa panig niyo, nag-submit na po kayo, pero parang hindi ito sapat sa BIR. Opo. So, kailangan po ba ang BIR ang direktang makipag-usap sa IRS? Sa ngayon na, sorry po. Kasi po sa ngayon, ang tingin ng pagkakaintindi ko sa sinasabi po nila, sa kanila po yung tapos na ito. Di ba? Sa kanila tapos na eh. If you would hear in the interview last night, sabi na tapos na ito. Kaya nga namin nahahapon na ito. Bibigyan na namin sila ng pagkakataon. Di po ba? Ngayon, ang mga dokumento at kung ano pa mo ang sinasabi namin ay itudulog namin sa contact of people. Di po yun. Yun. Kasi sa paniwala namin, nag-withhold naman po yung top rank. At may ito mo yung mga dokumento, isinabit po sa kanila. Tapos ang ating kampiyon naman ho, ay nagsabit rin. Kahit po ng mga panahon na yun, during the investigation, hindi pa po kami ang abogado noon. Yan po ay pinapatotohanan lang niya na hindi naman po niya itinatanggi. Sinabi naman po niya eh. Pero, Attorney, linawin ko lang din po yung status ng assets ni Congressman Pacquiao. Dahil ang sabi po niya, na-freeze na po lahat. Pero ang sinasabi ng BIR, hindi naman daw po. So ano ho yung status? Hindi po ano, para konting kapalinawanagan. Kasi po, pag may warrant of restraint and levy ka po na inisyo ng BIR, ano pong epekto doon? Yung mga pera mo po, liquid assets mo, ano po yan, nag-garnish. Ibig ko sabihin, kung ikaw may account, ay hindi mo po, hindi ka makakawithdraw doon. Hindi ka po makakakuha ng pera. Ngayon, inamin naman po nila na may 20 ata ang pinadalhan nila. Sila po mga pagsabi kung anong sinabi ng bangko sa kanila. Kasi po ang bangko, standard operating procedure po yan. Pag nakatanggap po ng ganyan yan, siyempre, i-check muna nila sa legal, i-double-check yung identity, bago magre-report, because they have to make a written communication, kung may pondo o wala po yan. Baka sa ngayon po, dalawa lamang ang sumagot pa. Hindi ko po alam, dahil ayon natin na position po, no, kasi po sila nagpadala, sila po makakaalam kung meron na po ibang sumagot. Meron po kasi sasagot yan, wala pong account sa amin. Meron pong account sa amin. Ganun po yan eh. But for the time being, ang alam po natin eh, yung 800 at 300 lang po. Dito ba? Pero attorney, meron ho ba itong epekto dun sa kinita ni Congressman Pacquiao dito sa huling laban niya, laban kay Brandon Rios? Ganito yun. Ano? Yung usapin nitong tax matter na po ito, ay ang tinutukoy, ang kinipersyon at tinutukisi po rito ay yung 2008 at 2009. So ito po mga period after that ay sa aking kalaman ay hindi pa po subject nitong usapin ito. Kaya po kung maalala mo, hindi po ba sinasabi nila, hindi dalawang taon na nga iyan eh. Naghihintay na kami. Pero po nga, in all ano naman po, being candid, ang totoo ka kasi sa isang proseso katulad nito, nakatanggap ka po ng tulad, bibigyan ka ng panunod protesta, investigahin ka,
tapos i-aayatin. Kaya ganun po kasi yung proseso. Uh-huh. Hindi naman po yan. Actually, attorney, naiintindihan ko po yung ibig niyo pong sabihin. Kasi dapat nga po, yung affected lang po talaga, yung dun sa kaso. Pero kasi kagabi, sinabi ni Congressman Pacquiao, eh, pati yung tulong niya para dun sa mga kababayan natin sa Tacloban, kinailangan pa niyang utangin. So parang yung impression po namin, eh, wala na talaga siyang perang magamit o magalaw. Papiya, I am not in a position to say, ano yung sa tingin ni Congressman yung malaking pera, maliit na pera? Kasi iba-iba tayong tao, hindi ko rin masasabi na siya ba, eh, gusto niya may pocket money siya, may pera siya, o nagtatago ba siya sa bahay ng pera. Iba-iba po kasi tayo, di ba? Hindi rin natin alam kung meron siyang investment na hard investment na kung saan yung invest na wala, hindi siya liquid, di po ba? Yan po yung mga realidad na harapin niya. Kung sasabihin niya po na, ay, wala akong pera ngayon, maaari po may maniniwala, may walang, hindi man, oh, daming pera niyan eh. It's for the, I'm not in a position to say that. Kaya lang, kung siyempre bilang kliyente, sabi niya, wala ako ngayon, hindi ako maka... Wala nga ako totoo, kasi alam niyo naman, si Manny, ay marami yung kaibigan, marami yung empleyado yan, di ba? Talaga po yan na tumutulong. So, baka ho yung gano'n, mabilis rin ang pera dyan talaga ko eh. Kaya ako medyo nahirapan siguro. Okay. Ngayon, attorney, ano na lang siguro yung magiging susunod ninyong legal na hakbang? Ay, ang legal po hakbang namin, nung nilabas po yung warrant, Oktubre po nilabas yan eh. Yung warrant of restraint and levy, nung nilabas po yan, nag-file po ang aming team, ano, sa Romulo Law Office, nag-file po kami ng motion to lift yung pong warrant of restraint and levy. Ngayon po, mga Oktubre po yun, nagkaroon ng ilang hearing. At meron pa pong isang hearing na naka-schedule next week na kung saan naman po ang BIR ang didinggin. Kailan naman magpapaliwanag, bakit ba dapat na hindi tanggalin or i-list yung warrant of restraint and levy. Okay, at sa mga hearings na ito, attorney, hindi naman kailangan dumalo ni Congressman Pacquiao? Hindi naman po, unless i-require po ng ating sosyado, ng Court of Tax Appeal sa kanyang presence. Pero yan po kasi hearing of a motion. Hindi pa naman po yan yung may requirement siya na mag-testify at umapir po. Unless i-require po ng sosyado, isusundin po yan. Alright, so abangan po namin yung magiging resulta ng pagdinig na yan na po. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Tranquil Salvador, abogado po ni Pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Salamat rin po. Magandang hapon po.